the blue corner, Charlie Suarez. Ladies and gentlemen, please welcome coming up to the blue corner, Ronnie Maldonado. And now, ladies and gentlemen, please welcome coming up to the right corner, Paul Douglas Monte. On his way to the ring nga, ito partner. Ito nga si Carl Amis Martin with a gangsa, a traditional Ipugao gangsa and song, paying homage to his roots. Aside from the WBA Asia title, also on the line, ito mga Philippine Super Bantamweight title na pinalalunan niya against Mark Anthony Geraldo last December. So it just raises the stake for Carl Amis Martin. Raises the stakes for Martin and also that's motivation naman para sa kalaban niya si Maldonado. Maldonado is number 5 in the rankings released by the Gates and Amusements Board. As you mentioned a while ago, partner, ito nga si Ronnie Maldonado, though he's number 5 in the Super Bantamweight rankings, the last time he stepped foot inside the ring was in 2019, and that's a losing effort against Enrique Magsalin. Of course, the motivation dito, aside from getting the Philippine title and the WBA Asia Super Bantamweight title, added motivation dito is to put himself back on the winning track at the expense of a up-and-coming fighter, a top prospect in the form of Carl Amis Martin. And it's going to be big fish, ika nga, kung sakaling makukuha rito ni Maldonado yung pangalan. And, you know, a victory for Maldonado, especially in this time of pandemic na hinahanap pa rin natin. And, you know, that would mean, you know, that would be greatly for his career. And dahil, you know, ang nagawa niya na makuha itong panalo na ito is keep his name relevant. Dahil sa panahon yun, hindi mo na alam kung kailan ka sunod na lalaban eh. So, importante na kapag nakakuha ka ng mga ganitong chance, especially against someone like Carl Amis Martin, kailangan maganda nakakapitalize mo, you make the most out of it. So malaking bagay kung makukuha ni Ronnie Maldonado itong panalo na to, pero hindi magiging madali nga para sa kanya because he is up against an undefeated rising star dito po sa Philippine boxing. Again, who just signed with Pro Bellum. Ito pong si Carl Amis Martin. Napaka-interesting kung ano ang pwede gawin ni Richard Schaefer. And we also saw na ang ganda na extensive ng background when it comes to star making. Ito nga si Richard Schaefer because of his stint as the president of Golden Boy Promotions.
sakali meron siyang potential star on his roster with Carl Hamis Martin. So exciting times ahead. You know when I look at Carl Hamis Martin and look at his stature right now dito sa Philippine boxing, ang naiisip ko yung Ryan Garcia naman doon sa USA. I don't know if si Carl ba malaki na rin ang social media following. Napakalaki ng social media following ni Carl Hamis Martin. So baka doon pa lalo kung nagkaroon pa ng international exposure. Official weight 121 pounds. From Hinyang Itugao Boxing Stable, ladies and gentlemen, the reigning and defending Philippine Super Bantamweight Champion, Carl Thomas, the Wonder Boy Martin! Alright, the introductions were made and these two fighters are ready to go at it for the WBA Asia Super Bantamweight title at ganoon na rin yung pagmamayari ngayon ni Martin na Philippine Super Bantamweight belt. So mga siguro magtataka or magtatanong doon sa marking na nasa katawan ni Carl Hamis Martin. That's what you call Chinese cupping. It helps doon sa recovery ng muscle and also to relax it. So makikita naman natin na ito kahit papaano, ito si Carl Hamis Martin is updating yung parang recovery process niya. Of course, yung ensayo na pinapasok o yung ensayo na pinagdadaanan ito ni Carl Hamis Martin, it's not for the fainted heart. It's very rigid, it's very strenuous, of course. It's important na he's in tip-top shape for his first title defense here tonight at the Inorde Sports Complex. Wala na po ng pakpakan, round number 1, Hamis Martin in his yellow with red trunks. Samantala, multicolored naman po yung trunks nitong si Ronnie Baldonado. Full trunks, partner. Feeling out each other, ito pong si Martin at Baldonado dito sa simula ng kanilang 12-round fight. Sizing up ito nga si Baldonado. Makikita mo kung ano yung mga possible pwedeng pag-targetin niya. He's looking at the body right now. Has to be really careful for that glancing shots. That's a good body punch there from Baldonado. Si Baldonado so far ang unang bumibitaw dito ng kanyang opensa, and Martin still trying to figure out kung paano niya atakihin itong kanyang kalaban. Kapalitan ng suntok dun. Baldonado with a 1-2 pero tumama sa gloves nito pong si Martin. I think Baldonado wants to make a statement as early as the first round para paramdam niya kung gaano kabigat yung mga suntok niya dito kay Carl Hamis Martin. Pero it's very obvious ito nga si Carl Hamis Martin. Seems unfazed dun sa bigat ng suntok. Pero it's very evident ha, na ito nga si Baldonado packs the power in those two fists. Yeah, Baldonado would want to make Martin respect yung kanyang mga suntok. Otherwise, talagang baka mabuldo siya rito na itong si Wonderboy. So he has to establish yung kanyang power ano, at the start of this fight and make Martin think about his offensive attacks. Pero as that's we a see, good barrage there from the Wonderboy. Baldonado na-order po doon and Martin was able to land combinations up top. He's keeping an eye on that left hook kay Carl Hamis Martin. Alam niyang delikado yung mga biglang haribas mula doon sa left hook ni Baldonado. Pero that's a good right straight from Baldonado. Referee warning both fighters. Mag-ingat sa accidental headbutt. So yung
iwas-iwas na kanan. Ito pong si Maldonado. It's too early to say kung naka-apekto nga itong tinatawag nating hiatus. Itong nearly 3-year hiatus nga kay Maldonado. Pero so far, maganda yung condition ha. Maganda yung body language na pinapakita niya in the first round. But of course, we would, kung tatagal man ito ng 12 rounds, we have to see if he would hold up sa ganitong classic pace against a multidimensional fighter like Carl James Martin. And Maldonado had to take a deep breath after that round number 1. But maganda yung kanyang pinakita doon, hindi siya nagpa-intimidate dito. Kay Carl James Martin, he was able to initiate some of his offense. Samantala si Martin naman very very patient in that round 1. Hindi siya nagmamadali rito, niya masyadong iniinta yung mga tama sa kanya nitong si Maldonado, and he's not rushing yung kanyang opensa. Ayun naman, siguro ang tama kung ang kalaban mo is a heavy-handed fighter, hindi mo afford maging reckless. Lalo na ikaw yung champion, you're the defending champion. Carl James Martin is in a must-win situation, lalo nakaka-announce lang that he is now part of an international promotion like ProBellum. This is round number 2. Mga kaibigan, Martin. Martin! Tucked out right there! Napaupo! That's a good counter by Kirin. Nabangan ni Maldonado yung pagpasok ni Martin. Sabay, naribas niya yung counter right. Right on the bottom niya ito. Carl James Martin. I believe this is the first knockdown in the career of Carl James Martin. And si Martin napangiti dun sa knockdown na yun. Pero gusto niya ipakita dito na wala naman sa kanya yung knockdown. And yes, may urgency ng konti just to change the tide, at least in the eyes of the judges. But again, yung pinuto natin kanina na gustong kunin itong si Maldonado, yung respect mula kay Martin. I think with that knockdown, mukha nakuha niya. And Martin right here with that overhand right. Martin is a bit reckless in this fight. He's swinging for his punches. Parang medyo may ano, may napindot na buton itong si Maldonado after that knockdown. As Martin, yung movement niya medyo parang bumilis dito. Makikita natin dito, ito nga nagpipress. Ito ang ano, he's pressing, is actually dictating yung, ito nga, he's on the gas pedal, ito nga si Carl James Martin. Really eager, determined to at least change the tide of this round. And Maldonado flashing his tongue out, taunting ito pong si Carl James Martin. Parang may red mark dun sa kaliwang mata ni Carl James Martin. I believe that's from the right cross na pinitawan kanina ni Maldonado, that drop Carl James Martin in the early goings of the second round. Maldonado missing yung kanyang right and left hooks. That's a jab by Carl Martin. That's a good one too, partner. Means that he has recovered from that knockdown. And hindi pa rin naman nawala yung bounce ano dito kay Carl James Martin. He's still moving the same way as he has done sa simula ng laban. And mukhang naka-recover na siya from that knockdown earlier in round 2. There goes round number 2. Cycle moving forward, yung psychological factor. Malaking bagay ang nagawa nung knockdown na yun para dito kay Ronnie Maldonado, kasi
naipahatid na niya yung mensahe niya kanina na hindi mo ako pwedeng basta-basta. Eh, hindi ko basta-basta na ibibigay itong laban na ito sa'yo. And of course, isa lang ang message ko na parang hindi lang ako basta yung po sa'yo, Carl James Martin. Kung may iba kang plano, siya rin. Meron din siyang nais makamit sa laban na ito. And again, as I mentioned, maaring tatlong rason bakit nandito ito nga si Maldonado. One, he wants to be back into the winner's circle. Number two, may dalawang titulo na nakataya. Pangatlo, kailan pa yung huling laban niya? Kailan pa siya huling nanalo? That was in 2018. So, maraming factors, maraming rason bakit nandito si Ronnie Maldonado. But of course, ang curious ako is how would Carl James Martin would adjust after that knockdown in the second round. Yung mga overhand left and right na ito pong si Maldonado, yun ang kanyang paboritong itapon dito sa laban na to, as Martin was able to sneak in a right hook dun sa panga nito pong si Maldonado na kanina dun sa break, ano, in between rounds, yung kanyang corner was attending dun sa pamamagas sa kaliwang bahagi naman ng kanyang mukha under his left eye. You see that Carl James Martin is pressing ito nga si Ronnie Maldonado, trying at least to startle him with his attacks. Kasi obviously, ito nga si Carl James Martin is the much quicker fighter between the two. He's trying to utilize him in and out against Maldonado. So, Nino partner, who is using the ring better dito sa laban na to? Right now, si Carl James Martin. So far, yung spacing niya, alam niya kung saan siya papasok, alam niya kung saan siya, alam din niya kung saan siya iiwas, dito ang Maldonado. Of course, hindi na natin masisi yan because he's a bit more doon sa counter right, because makikita natin yung recklessness kanina. Kumagat siya doon sa bait and nahuli siya ng counter right, and unfortunately, that's a 10-8 round na that would cost him on the scorecards doon sa second round knockdown na nabitawan siya ni Anthony Maldonado. Hindi talaga nagpapatinag dito kay Carl James Martin, although Martin is trying to impose yung kanyang ring savvy dito sa at least dito sa round number 3. Maldonado still throwing yung kanyang paboritong mga looping right and left hands na nakapagpamagsa kanina dito po kay Carl James Martin. Ang gusto ko makita dito kay Carl James Martin so far is hindi pa siya nakakatama na in this round na something malinis just to at least to stop in his tracks ito nga si Maldonado. Pero talagang ang minamataan niya dito is that right hand from Maldonado. He's trying to address it, paano niya mapapatigil ito, making movements. Nakatama doon ang kanan itong si Maldonado pero nakasagot si Carl James Martin. Was able to land that right hand. Last 10 seconds of round number 3. That's a tough round to score, partner. We're going to look at accuracy. Masasabi mo, I'm leaning towards to Maldonado eh. Pero when it comes to activity, makikita mo naman yung ring generalship, yung atake, yung offense, masasabi mo naman, pwede mo ibigay dito kay Carl James Martin. So talagang mahirap iskipan mo itong round 3. Well, we know that Carl James Martin, kung Arsenal ang pag-uusapan, mas lamang siya dito kay Maldonado. But ano ang hindi mo nakikita ngayon dito kay Carl James Martin? I think lahat naman nakikita natin ito nga kay Carl James Martin. Yeah.
in this fight. And I just hope na at least maging composed siya in this round, ito nga sa round 4, para ma-execute niya na maayos. And maybe he needs to go to the body more na itong si Baldonado para to somehow slow down ito pong kanyang opponent dito sa laban. Bit of hesitancy on the part of Carlos Montindo. He's attacking. Pero yung vindication ng follow-up ng left straight niya, yun ang hinahanap ko ngayon. Napapatigil siya kapag bumabato ng mga overhand itong si Baldonado eh. Kasi I think nagdadala ng isip siya kung ibabato niya o he will keep it up ha. Kasi baka malay niya, biglang bumato ulit ng counter straight na which is, I think ha, lumatak dito kay Carl Harris Martin. Baldonado with the left hand sa mukha ni Carl Harris Martin. And again, the activity dito kay Carl Harris Martin, pero yung accuracy mas nakakaangat yung Ronnie Baldonado. As we see there, a right straight from Baldonado. Actually, it's the same sequence na ginawa ni Ronnie Baldonado in the second round. Na ito lang iniintay niya for Carl Helmes Martin. So he doesn't mind fighting backwards. Kasi kung madadali niya ng counter right. Baldonado proving to be a tough puzzle para dito kay Carl Helmes Martin. The good thing about there on the part of Baldonado is not exerting too much effort in his punches, which is nagre-reserva to, lalo itong medyo mahaba-haba itong laban na to. This is scheduled for 12 rounds, nasa 4th round pa lang tayo. And we all know that Carl Harris Martin has a lot in his gas tank pagdating sa mga kanyang laban. But the confidence here of Baldonado is really sky high. Alam niya kasi na susubukan na talaga nitong Martin na gigil na gigil yung Carl Harris Martin na makabawi, pero yung kanyang ring confidence hindi rin naman nagpapatinag dito. Now let's look at this again. Ito nga si Carl Harris Martin is on the back foot. Tignan natin kung magpapalit ng complexion, pero still it's the same story. Right hands. And so far, that's the story. That's the key component of the story. The right hand of Ronnie Baldonado. Four rounds na po ang natatapos dito sa laban ito for the WBA Asia Super Bantamweight title at yung Philippine Super Bantamweight belt ni Carl Harris Martin. And so far, so good para dito sa challenger si Ronnie Baldonado. Hindi mo kinakakitaan ng ano eh, ng ring rust ano. Despite having fought his last fight 2 years ago in 2019. Ngayon, pwede na natin sagutin. Problema ba yung bakasyon na pinasok na ito ni Ronnie Baldonado? Mukhang hindi, partner. Round number 5 is underway. Carl Harris Martin kontra kay Ronnie Baldonado. Baldonado again scored that knockdown in the second round. Kanina na partner, natanong mo sa akin kung ano magiging factor nalito ni Luisito Lindon Espinosa sa corner na rin. I said na parang for sure, he learned a thing or two from the champion. May experience din na pwedeng i-import ito nga si Luisito Espinosa. And if you're going to look at it, I believe this is the first title fight in this kind of magnitude for Ronnie Baldonado. So
maayos din yun, or sabihin natin, healthy din yun, or sabihin beneficial pa rin for Ronnie Maldonado. Please give him a piece of it na kung paano to fight under pressure na meron under the bright lights ng isang title fight. Right hand coming from Maldonado. Si Carl James Martin nahihirapan pa rin na patamaan yung kanyang target. Martin with the jab, pero nagkauntugan sila doon. If you're going to look at the resume ng Ronnie Maldonado, you can say that he is a well-traveled boxer. He has fought in Japan and China, a couple of regional titles. Pero this is the big one, the Philippine title plus the WBA Asia Super Bantamweight title. So, maaaring chap-chap after this fight. Ito nga si Ronnie Maldonado. But let's see. Ito nga si Carl James Martin, still holding his ground. And that's why, syempre, hindi siya magpapadaig. Ito nga kay Ronnie Maldonado. But so far, Maldonado is the one making the most out of this grand opportunity. Martin remains to be calm and composed, pero yung mga tipong biglang bibitaw ng kay Carl James Martin to the delight ng mga nanonood dito. That's a good three-punch combination that could suck out the determination from Carl James Martin. James Martin with a gutsy effort to turn around, change the tide of the fight in the dying seconds of that round. It's good that Carl James Martin was able to gather his composure. But of course, it's a different story. Kung makikita mo yung opponent ko is still active, na talaga still hunting, na makikita mo on the driver's seat. Kulang pa rin sa mga significant punches. Ito pong si Carl James Martin. It's still a long, yes, it's still a long way to go. Para nga dito kay Carl James Martin. Again, it's not how you started it, but it's how you finish it. So the key here is for him not to get frustrated na hindi pa niya, hindi niya makuha pa yung ika nga, timing ng kanyang mga atake against Maldonado. The good thing about Carl James Martin is alam niya paano lumaro, lumaban sa isang 12-round fight. Samantala ito nga si Ronnie Maldonado has yet to go the distance. Kung niya sinadawag natin na this is first round. But another had Martin dropped on that corner, pero he wasn't able to capitalize as Martin was able to get out of there. Pero katatapon ng suntok nitong dalawang fighter, may reaction kagad yung crowd. Yung movement ni Carl, pareho pa rin, ano? Simula nung nag-umpisa po itong laban. It's just that yung kanyang mga punches are not finding their target. Si
Baldonado. Pa napapansin natin, medyo mabigat na yung kanyang paghinga rito in round number 6. Ito nga si Carl Lanz, kahit pa paano, may pagpitaan niya ito ang kanyang kamay niya for to reach in with his jabs. We have yet to see ito ang right left straight niya to really put some damage dito ang ibang Baldonado. At least to, alam mo yan, to take twice. Martin with a lunging jab. Ngayon, pinukuha ni Carl James Martin sa pitik-pitik ng jab. It's successful, he's scoring. Importante, naiiwasan din naman niya yung right counter mula kay Baldonado. And it also gets you into a better rhythm. Actually, it's a much better round for Carl James. Baldonado is trying to make this a really tough for Carl James Martin. So for a much better round for the Wonder Woman. First half of this 12 round fight is done. And kaya ng binanggit po ng aking partner, that's probably Carl James Martin's best round in this fight. You know? After 6 rounds, it's safe to say, on our unofficial scorecard, parang lamang nga itong si Tony Baldonado. 4 rounds, how about you, Ronnie? Well, I could say the same for Ronnie Baldonado, although... observation kanina kay ito nga si Ronnie Baldonado na parang he's now starting to bleed heavily. Ngayon nasa round 7 sila. Let's see kung ito nga fatigue would start to set in on the part of Ronnie Baldonado, and let's see kung mapapansin din yun ni Carl James Martin, and kung it would compel him to capitalize on it. Pero so far kahit papaano hindi nawawala yung bounce dun sa mga paa, right, ni Carl James Martin. I'd like to see Martin go to the body nitong si Baldonado and see if kaya pa ba nitong si Baldonado na tumagal dito sa laban ito. Kasi nangangalahati na nga po tayo, and kung mapapansin nga niya na bumibigat na yung paghinga nitong si Ronnie Baldonado, that could be the perfect moment for Carl Martin to launch his offense and land some more combinations dito sa laban na to. Tinatarget kasi niya yung ulo ni Baldonado, but Baldonado is being elusive doon sa atake ni Martin upstairs. Parang ang missing dito kay James Martin is really to go to the body. Parang nakafocus siya to headhunt in this fight. Leather. There's a swelling under the right eye.
Dennis Martin after that big shot in this round. And Baldonado able to land a big right kanina po. Another right hand coming from Baldonado. Parang nagiging play and catch. Ito si Carl James Martin. It's the same sequence. When Carl James Martin steps in, Bondi step back. Papalo ito ng right hand. Ito nga si Bondi Baldonado. Uppercut from right uppercut galing kay Carl James Martin as the last 10 seconds of this round. And the right hand from Baldonado near the end of that 7th round. From here on, partner, I believe dapat itong si Carl James Martin should win the rounds from rounds to be well to at least give at least a complexion na lab nito to make it competitive. And of course, syempre sa mga judges, we still don't know kung ano ang score nila at the very moment. Pero so far, sa amin, sa aming unofficial scorecard, is ito nga si Ronnie Baldonado. Dalawang magkaibang stance. Yes, kunyari for it's normal for Ronnie Baldonado to really actively throw that right hand kasi nga pareho kayo sa liwa kayo ng stance. And it's impressive dito na nakikita niya yung advantages na yun. Kailangan maging active yung kanan na kamay na yun kasi bukas na bukas at magiging recipient talaga or magiging on the receiving end talaga yung strong punch niya. Ito nga si Carl James Martin. Ito, ibabato na ibabato palagi ni Ronnie Baldonado. Itong right hand. Martin still looking to land that punch na magpapatras dito kay Ronnie Baldonado. Pero so far, hindi pa niya nagagawa yun. Ito nga si Wonder Boy is fighting fire and fire. It looks like Baldonado is running out of steam here. And ito nga si Carl James Martin is capitalizing on it. Martin is pouring it on against Baldonado. He had him trapped on that corner and ngayon naman sa ropes. Martin, I think he senses blood for the very first time in this fight. There is a left and a right coming from Carl James Martin. Dalawang jump yun. Pasok para dito kay Martin. But somehow, ito pong si Baldonado was able to answer with his own punch. He's coming back from that punishment. Napakaganda naman. Referee says, tuloy ang laban. And Baldonado was lucky to survive that onslaught from Carl James Martin. This is a big round for Carl James Martin. He needed this. Yes. Not only to put himself on the scorecard, that is to win this round, but also mentally. Yes. Yes, another barrage from Carl James Martin. Last 10 seconds
of this round. First round there, Thomas Martin. We have a fight partner. Yes, we do. And you've mentioned nga na yung sa mental aspect on the side of Carl Hamis Martin, malaking bagay itong round number 8 na to. Kasi he's been doing things right, ano? Yung kanyang movement, yung kanyang bounce, yung kanyang jabs. But somehow, itong si elusive kasi yung ano, yung Ronnie Maldonado. And for some, that could be really frustrating na tama naman yung ginagawa mo, pero hindi ka nakakatama ng suntok. And that round, ayun nga, nakabawi na itong si Carl Hamis Martin. Bantayan natin dito sa round na to yung swelling dun sa ilalim ng kanang mata ni Carl Hamis Martin dahil mukhang mas na matapat dito sa after that na round number 8. Mukhang pinapa-atake ng corner ni Carl Hamis Martin. Ito nga si Wonder Boy. Pero kasama ang balad, nakakabato. Hindi na nakakabato, kundi nakakapagpatama rin ng right hands. But there's a good right hand up close galing dito kay Carl James Martin. That's a nice left hand. Another right. And a right jab. Left hand pasok na naman. Nakuha na ni, ano, ni Carl James Martin. Yung chip patong sa mga suntok niya. Kaya nga championship rounds to eh. Dito nagpapakita yung mga champion. Right jab from Martin. And itong si Maldonado, nagbimitis na yung kanyang mga sundok dito. Martin seems amazed dito sa kanang kamay ni Tony Maldonado. And that's a good sign on the part of Carl James Martin na parang tinanggal na niya yung fear or yung pagbabantay niya sa right hand. But this is, I think, the kind of test that itong camp ni Martin expected out of Ronnie Maldonado. Kaya ito yung pinili nila. Nabanggit man to kanina, it's one of the reasons, diba, sabi nga nila, may rason bakit nila kinuha itong si Ronnie Maldonado as an opponent. And for sure, yung development ng pag-uusapan and growth plus maturity as a fighter ay malaking lesson. This is a big boost from Carl James Martin. Martin, huge turnaround since round number 8 at ito ang round number 9 na to. Aba, hindi pa naman sa laban. Last 10 seconds pa lang pero babalik ka sa corner itong dalawang fighters. Protect yourself yes. All time. Tama, oo. There's nothing wrong with what Martin did. Nagkalituhan na kung tapos na ba o hindi yung round number 9 na yon. But then, etong si Martin saw the referee saying, napatay ka, may last 10 seconds pa. Kaya ang ginawa niya, mabilis yung kanyang reaction dun. At sinugod kagad niya etong si Maldonado. There's a frenzy in the corner of Carl James Martin. You can see his
father and his brother also, Jonathan Peñalosa, in the corner of Carl Harris Martin, giving instructions. Complete opposite naman dito, pagdating dito kay Ronnie Baldonado. And looking at Ronnie Baldonado, I think he's stuck dito sa laban na to. Meanwhile, Carl James Martin still with that same bounce sa kanyang dalaw. Diyan papasok talaga, dito papasok talaga yung conditioning of a fighter. And I think nabitbit ni Carl James Martin yung lessons na natutunan niya dun sa kanyang last fight, yes, against Geraldo. But again, this is a different kind of fight kasi adversity kaagad ang bumalaga ni Carl James Martin. But so far, ito nga sa rounds 9 and 10, yes, around 9 and 10 ni Carl James Martin, he's over it. Ito na. Left, right. He's pouring it in, partner. And Baldonado is trapped on the ropes. Alos helpless na siya rito. James Martin! Kaliwang kanan! Punches! Nagkakagulo na po ang mga nanonood dito sa Elorte Sports Complex as Carl James Martin is looking to finish off itong si Ronnie Baldonado. James Martin showing no fear. Wala na yung mga... Ito kay Ronnie Baldonado. Wala na yung mga... bilis at power dun sa suntok ni Baldonado. Look at the heart of a champion na pinapakita ni Carl James Martin dito sa round na to. Like I mentioned a while ago, it's very important, napaka-crucial na ito from round 7 up to this round, napaka-importante na for Carl James Martin. It's a must-win round. Baldonado looking glazed sa ibabaw ng ring against Carl James Martin right now. Nagkakagulo na rin sa corner ni Carl James Martin. Gusto niya na makakita rito ng malakas na atake from Carl. Ito nga si Baldonado trying to fight back. Throwing bombs to the body. Carl James Martin trapped along the ropes. He needs to get out of there. That's a bit dangerous position. There you go. Carl James Martin back at the center of the ring. Martin shrugs it off and lands on left. Last 10 seconds. Carl James Martin tried to snatch this round. The champion showing up dito po sa latter part ng ating laban. It's safe to say that the people got their money's worth. Definitely, definitely. I think we're witnessing a... announcer reminding the fans to take their seats dahil talagang they are cheering for both fighters. The referee is checking kung okay pa ito si Ronnie Baldonado. Let's see here. Let's see here. The referee is still talking to Ronnie Baldonado. I think Lindol is trying to put fire at least to motivate ito nga si Ronnie Baldonado to fight. And he signaled Baldonado na 2 rounds. The crowd is chanting Wonder Boy, Wonder Boy. And I think Carl James Martin
there's blood. Yes, he can sense it. He's talking to the corner of Ronnie Maldonado. Reminds me of that fight ni Basilio Machek. Yes. He was actually bleeding yung corner ng kanyang kalaban. I think we're just moments away, partner. Let's see. But Ronnie Maldonado is trying to fight back here. He's trying to fight back. This is a gathered stand. But he's getting covered. Oh, the referee. It is all over. The referee steps in. Still, your Philippine champion and your new WBA Asia Super Bantamweight champion, Carl James Martin. And I think Carl James Martin just breathed a big sigh of relief after itigil yung laban na yun. It's a storybook come from behind victory from Carl James Martin. And what a way to celebrate yung ngayong signing with Provelo, partner. Yes. But you have to give credit dito kay Maldonado. Yes, let's give credit where the credit is due. He gave Carl James Martin a tough test. Yes. Na, you know, at the start of the fight, it was si Maldonado was like a very hard puzzle para dito po kay Carl James Martin to solve. But itong si Carl James Martin was able to do just that dito sa latter rounds ng laban as ito pong the medical team is attending dito po kay Ronnie Maldonado. Naka-oxygen mask siya rito and he's getting checked on, ano, to also, see if he is okay. Also in the ring is former champion Denver Cuello checking in on Ronnie Maldonado. What a dramatic victory, partner. Yes. Oh. And I think yung hinahanap niyang matututunan nga niya dito kay Ronnie Maldonado mukhang nakita nito pong si Carl James Martin and he was able to overcome yung test na binigay nitong si Ronnie Maldonado, who really gave ito pong si Carl James Martin a tough time dito sa laban na ito. It just sent a strong message to Richard Schaefer that he did the right decision in signing a top caliber, a future top caliber fighter, which is really a promising fighter. Yes. In the form of Carl James Martin. Wonder pa rin po kung bakit matindi ang hype nitong si Carl James Martin. Eh, I would say to you, you don't have to wonder anymore. Ito na po ang matinding ebidensya niya. Thank you.
sponsor sa PSP Promotion. Perfect! Kamuhay ko tayo lahat! The Wonder Boy! Man in Blue Connor, Charlie Suarez. Oh!